Magandang araw po mga katoto, panibagong araw, panibagong vlog po ulit tayo. So sa content na ito mga katoto ay pupuntahan ko po ngayong araw yung mga bodega dyan po sa Taytay Rizal para itanong kung magkano na po ang presyo ng mga tela. Sasama ko na rin po mga katoto sa vlog na ito yung tanong no, ng ating mga solid katoto na naghahanap po ng katsa. Let's go mga katoto! Hi mga katoto, dito tayo ngayon sa Happy Red Technopark. So inquire natin kay Ma'am Jo yung dry fit na kulay violet. Tara check natin. So ito po yung dry fit na i-inquire natin no. Ganito texture niya no. So yan bali kukuha na tayo dito ng swatches ulit. So ito, humingi na tayo kay Ma'am Jo ng swatches para dito sa ano na to. Ma'am Joy, magkano presyo? 145. Ano pa mga produkto natin? Yung dry fit sa white naman, 140 na lang. Mm-mm. Tapos sa decolor? Colored, 145. So ang GSM naman niya, lahat, 140 lahat ang GSM. Cotton spandex, magkano ma'am? Sa cotton spandex, same price na po. Magkano? 1 kilo cone, 160 per kilo. 160. Same price yung plain at saka printed. Ayun, oo. Iisa lang naman ng GSM yun, di ba? Yes, 160 GSM. Tapos, yun namang ano, yung sinabi mo kanina, ano yung crepe? Sa crepe naman, sa crepe. 170 GSM meron. Mm-hmm. 155 per kilo. 150. Saan ba ginagamit ang crepes? Mostly sa dress. Sa dress, sa mga crop top. Coordinates, ganyan. Ano pa ang produkto dito natin? Span ribs, mabenta ngayon. Span ribs, saan ginagamit yan, ma'am? Mostly t-shirts ngayon kasi yung t-shirts. Dito, oh, okay. Yung uso ngayon. Oo, yan. Pwede ka ng shirt. Ito po. 230 GSM naman to. 155 per kilo. 230 GSM. Magkano ang kilo nito? 155. Paano ginagawa dito? Sa t-shirt? T-shirt. Yung merong ano dito, tapak dito ngayon na uso. Yung mga loose. Maraming salamat po kay Ma'am Joy mga katoto. So tara mga katoto, ang laki dito oh. Ang dami oh. Ma'am Joy, meron tayong mga tie-dye, di ba? Yeah. Yung mga uso ngayon, cotton spandex yun. Ang gaganda yun oh. Bye Ma'am Joy. Salamat. Meron ba tayong plain na Canadian cotton? Wala po. Puro lang printed, no? Magkano po yung printed? 400. Yung pong rolyo? 190 po. Ilang kilo po inaabot ng isang rolyo? Meron 25, meron 32. May 25, meron 32. Oo. May iba talaga dito. Ito mga katoto, mga premium yan, di ba kuya? Yan yung premium, mga... mas makapal. So, yun. Premium, may supreme kanina. Oo. May supreme sa premium. Ano pagkakaiba nun kuya ng Supreme? Saka, medyo maliit lang yung roll yun niya. Pero isa lang din, isang mas manipis. Pero makapal yung ano. So pag premium, makapal, no? Check niyo po yung texture, oh. Sobrang makapal po talaga ito. Makakapal, no? Makapal niya. Yan po, sobrang... makapal tsaka smooth po itong mga tela na nandito. Talagang napakasarap sa balat no? Itong mga Canadian cotton nila. So ayun, kukunin ko na lang po mga katoto yung accounts nila kuya para diretso nyo na po silang kontakin. So mga katoto, sa katabilad din po nung pwesto na yun, no? Nung pinuntahan po natin kuna kila kuya Rodrigo, eto po, may nagtanong tayo dito no? Sa tabi nila. Meron po dito nga Canadian cotton na blink. Magkano per yard kuya? 85. So 85 mga katoto ang per yarda. Asan po kuya? Ay bas. Ang pangalan niyo sa vlog niyo? Aris Ilagan po. Bibigay ko po sa inyo. Aris Ilagan? Apa, ah, ito. Ito kuya. Ito siya. Ah, yung Korea siya. Oo. So, matitibay naman to kuya. Ano? Okay. So lahat po ng ano, ang ng Korea na Canadian. Opo, ganito po ang ano, ang texture. Lahat po ng kulay meron kuya. Ito po lahat po ito? Opo, kompleto po.
Ah, kompleto. Yun nga lang mga katoto, hindi sila nagpe per kilo dito. Dito ay per yarda, 85 pesos, no? So ayan, bali ibang ang texture ng ano ng Korean, Korean, no? Korean, Korean, ano tawag dito? Korean Canadian cotton. Korean Canadian cotton talaga. Ito mga Korean. Galing po sa Korea, may gawa. So maganda, para siyang US cotton, ano kuya? Hindi nalalayo sa US, oh. Ito ang US cotton. Oh, kasi nung dati, nung araw, ay mas matigas, no? Ay mas smooth yun, yung Korean. Mas malambot. Oo, mas magaspang po ito mga kototoy, yung mga cotton. US cotton. Magaspang siya, oh. Ayun. Mas maganda to. Itong nga Korean. So, ayan. Bas, meron kang Canadian cotton? Meron kang Canadian cotton? Yun lang talaga, no? Ano lang nandito? Magkano yung cotton spandex natin per kilo? 185. Okay, okay. So, 185 per kilo mga katoto, no? So, dito sa harap na to, dati meron dito Canadian cotton. Ngayon, wala na. Ang natitinda na lang talaga. Yun, yung unang dalawang napagtanungan natin mga katoto, tandaan nyo lang po yan, Tehelahan sa plaza na yan. Ayun po yung unang napagtanungan natin, ano, ng Canadian cotton na mga may print. Tapos yung isa naman po eh, yung mga plain, ayun po oh. Ayun oh, may mga babae, yung katapat ng babae naka-pink na yan, dun po. So, yung mga accessories minsan dyan, oh, dyan ako bumibili. Mga plastic, yan, yung mga plastic sa t-shirt, mga langis, sinulid. Dyan po, kompleto po yan. May garter na rin dyan. Hindi na ho kayo lalayo. Pagka dyan kayo na baba, no? Yun nga, palatandaan mga katoto, ayun oh. Rosario Ocampo Elementary School, no? Tapos may tawiran ng tao. Tapos sa kabila, Pure Gold Junior. So mga katoto, meron pa po tayong isang solid katoto na nagtatanong na taga Rizal eh, no? Tinatanong niya ako kung saan daw ba ako nakabili ng pang ilalim ng doormat, no? Yung pwedeng gamitin sa doormat. Kasi dito mga katoto, meron dito actually talaga na peryarda ng katsa, no mga katoto? Meron dito peryarda ng katsa. Kaso ang mahal, 50 pesos dati ang bili ko peryarda. So lugi ka kapag ka sa doormat mo lang ilalagay, no? Dahil nag-costing tayo dati noon eh. So hindi ka makakasabay sa preso sa merkado. Ngayon mga katoto, meron ako dito natagpuan na malinis na, no? Katsa din siya, yung pinagsilidan ng mga harina dito sa loob niyan mismo, dyan din yun. Tara, titignan ko ngayon kung meron pa, pasukin natin. Kuis! Kaya, andyan pa ba yung mga nagtitinda nung ano, dati yung, no, pang ilalim dorm? Ah, ayun, meron pa pala sila mga katoto, oh. Ito dito makakamura kayo. So ito ulit yung pangalawang balik ko. Dati nakakuha na ako dito kay Lakuye. Yung nag-costing tayo sa doormat, no? Panoodin niyo po mga katoto sa mga nakaraang last vlog ko. Naalala ko si Kuya yan, no? Kasama ko sa vlog ko ito nung dati. So tatanong natin ngayon ito kung magkano. So Kuya, update tayo ngayon sa presyo. 65 ang kilo niya. Ah, per kilo na? Ilan na aabuti nun? Siyam na peraso. Dati ba yung dating na ano? Ah, hindi nagbago. Nagbago lang. Dati kasi 60. Ah, ngayon? 65. Ah, nagtaas kayo 5 piso oh, lang. Printed yun. Tapos yung plane natin yan, ano? Walang plane. Magkano? 75. Wala nang plane. Kaso wala na. Ah, so wala nang plane, ano? Mas mataas yung plane. Compared dito. O, sa bagay kasi maraming mga pwedeng gawin dun sa plane, eh, no? So, eto mga katoto, 65 na, pero kung pang ilalim lang na sa doormat ang gagawin ninyo mga katoto, pwedeng-pwede po ito. So, pakita nga natin po yan. Oh, ang nagawa ko dyan dati, apat yata eh, no? Apat sa isang... Oo, kasi malaki to, di ba? Oh, malapad to eh. Ang nagawa ko dito, apat na pangilalim. Apat na doormat nagawa ko dito. So, sa isang piraso mga katoto, ah, sa isang piraso po sinasabi ko sa inyo. Bali siyam na ano kasi to, yung isang kilo daw nila, siyam na piraso, 65 pesos. So, tapos ang magagawa ninyo sa isa ay apat o tatlo, sabihin mo na lang tatlo.
So 3 times 9, so marami talaga, no? So sulit na po 'yon, mas makakamura na po kayo dito. Compare po doon sa per yarda na katsa. 50 dati bili ko, ewan ko lang ngayon magkano na. Magkano per yarda na katsa? Magtatanong na rin dito tayo dito sa tabi kung magkano per yarda na katsa para makapili kayo. So yun, dito lang po yung mga katoto. Ayun yung highway na kaninang tinuturo ko sa inyo. Pasok lang po kayo dito sa pasilyo na to. Tapos pang ilang store lang, makikita nyo na po kagad na nakabunga doon. So yun. Tingnan nga natin kuya, isa. Sige, kuha ka isa. So mga katoto, ito po yung isang piraso. Ganito po kalaki. Oh. Ano? Ano sukat niya? 33 by 33. So ang sukat nito, yung sakto-sakto, alam ni kuya. Ang sukat po ng isang peraso na ganito, 33 by 36 inches. Ito. Ayun, costingan nyo na lang po, yung mga gumagawa ng doormat dyan. Ito, dito. Hindi naman po kayo nawawalan ng stock, kuya. Hindi naman, marami yung may stock niya. Marami yun. Yung sakto, marami silang stock nito. Masisihan kayo ngayon. Kuhanin na rin natin contact number nila ate para alam niyo. Wait lang mga katoto. Sa mga katoto sa magtatanong po, ito. Contact number po nila ate para po sa mga gustong bumili ng katsa. Ayan, sinusulat niya po. Pwede po magbayad through Gcash te. O ano? Apo kami Gcash po. Ah, hindi. Ah, pick up lang sila. Oo. Ah, yun. Ah, pick up lang ho kayo dito talaga. Para makapaghanda kayo. So mga katoto, ito po yung contact number para dito sa katsa. Yan yung mga katsa po na yan, no? Yan, ito po yung contact number ni ate. Tawagan nyo na lang po si ate Gemma. Ate Gemma, ano po? Gemma. Ate Gemma, basta mante. Yan po, tawagan nyo na lang po ito. Mag-inquire na lang po ka sa kanila directly. So, yun. Meron po kayong katsa na per... Thank you. Meron po kayong katsa na per yarda. Katsa per yarda. Per yards. Magkano po? 60 pesos per yard. Ah, 60 pesos ang per yard. 60 meter. Ma-plane na po yun, no? Ah, 60 ang width. Yeah. Okay, so yun. Ano pa po madama matindan nyo rito? Pang-kortina. Ah, karamihan pang-kortina. So, per yarda rin lahat, no? Ayan, mga kortina. Ayan, no? Karamihan dito sa kanya, kortina. Tapos, accessories po, no? Ng mga kortina. So, ay, oh, ganda. Ayan, no? Mga pang, ano, may mga ring, kompleto na. Yung mga nagtatanong, mga koloreto sa kortina. Magkano isang yarda nyo, te? 65 lang. Bawas agad na. Mura na siya. Mura kasama na sa housing. Aling Rosa, ano to? Ano to po ito? Peach twill. Saan po ginagamit yan? Pang lab gown, pang doktor, pang nurse, pang medic. Uniform. Pwede to. Ay, kaya pala ang sarap mahawakan. No? Smooth sa balat. Meron si Aling Rosa pala nung dito. Per yarda, 65. Ayun, marami. Inquire na lang po kayo sa kanya. Paplas ko na lang sa screen yung kanyang messenger account. Aling Rosa, bago po ako maluabat, marami salamat po. Thank you po, bye-bye. At sa customer mo, thank you rin po sa kanya. Bye-bye po. Good luck sa 60 pesos. So mga katoto, bahay na po tayo. No? Pasalamatan ko po mga katoto si Ate Edna ng Rodriguez Rizal at saka po si Ate Rose, no, ng Japan. So may araw mga katoto ay medyo maluwag na po yung oras natin. At yung katulad po na request ni Ma'am Edna at ni Ate Rose ng Japan ay napuntahan po natin. At syempre mga katoto, maraming salamat din po sa inyo. Walang sawa pong sumusuporta sa akin. No? Mula noon hanggang ngayon, nandito po kayo sa vlog natin. Abangan nyo po mga katoto, yung susunod po natin content, paggawa ng polo shirt. Abangan nyo po yan mga katoto, malapit na po yan. So ayun mga katoto, shoutout ko lang po sila Nanay Wilman ng Pampanga. Shoutout po Nanay. Shoutout din po sa aking kapatid, no, kay Pulubing Eric Vlog, no, meron po siyang YouTube channel. Shoutout din po kay Sir Dindo ng Iba Sambales. Abangan nyo po Sir Dindo yung... isesend ko po sa inyo na price list ng mga doormat, basahang bilog at na kung ano-ano pa patungkol po sa mga una natin na naging negosyo, no? Isesend ko po sa inyo yan, abangan nyo po. At yung mga gusto pong mag-order, no, ng mga clothing lines natin, gusto magpagawa, yung gusto mag-inquire, yung gusto matuto
Huwag po kayo mahihiyang mag-comment dito sa video na to. Kung hindi ko po kayo ma-replyan agad, kung kayo nagmamadali, puntahan niyo po ako sa messenger account ko. No? Nandiyan nga po sa description ng video na to. So yun po mga katoto, hanggang dito lang po yung video natin ngayong araw. Maraming maraming salamat po sa inyo. Huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe mga katoto, libre lang po yan. At kung may time po kayong i-share yung video natin, mas maganda po. Bye mga katoto, I love you all, mag-ingat po kayo.